Hi guys! Ngayong araw ay gagawa na naman tayo ng ice candy. Gawin nating mas masarap na pamatid-uhaw itong ating nakasanayang tinitimplang juice. So bali ngayong araw ay gagawa tayo ng tang orange and strawberry flavored ng ice candy. So samahan mo na akong gumawa ng ice candy at ituturo ko sa iyo kung paano gawing super smooth and creamy itong ating nakasanayang tinitimplang juice. So samahan mo na akong gumawa ng ice candy. So tara, tinasimulan na paggawa ng orange and strawberry flavor na ice candy. So una, maglalagay tayo ng 7 cups of water dito sa ating kaserola. So ayan, 7 cups of water po ang ating kailangan. Then mag-a-add po tayo dyan ng 1/2 cup of sugar. Pwede po kayong magdagdag dyan kung gusto ninyo na mas matamis pa yung gagawin ninyong ice candy. Yung sa akin kasi ay okay na yung 1/2 cup kasi matamis na yung ating juice. And syempre, maglalagay din po tayo dyan ng condensed milk. Kaya okay na po yung 1/2 cup of sugar. Then, atin po itong isasalang sa apoy. So, ayan. Kapag na-dissolve na po yung ating sugar, ay hayaan lamang pong bahagyang makakulo itong ating tubig. Then, habang tayo ay nagpapakulo ng ating tubig, ay ihanda naman natin yung ating cornstarch. Well, itong ating 1 cup of cornstarch ay ating kakanawin or tutunawin sa 1 cup of water. So, all in all po, ang ating nagamit na water ay 7 cups of water. Kung wala po kayong cornstarch, ay pwede po dyan ang cassava flour. Siguro 3/4 cup of cassava flour inyong gagamitin. Kasi mas malapot po yung cassava flour kesa sa cornstarch. So, ayan. After nating madissolve yung ating cornstarch, ay ilalagay na po natin ito sa ating bahagya ng nakakulo or mainit na tubig itong ating kinanaw na cornstarch. Ito po ay gradually ang paglalagay and kailangan po ito ay alaga sa paghahalo. Haluin po ng haluin para hindi po mabuo itong ating cornstarch. At hayaan po itong lumapot at kumislap yung pinakang texture nitong ating cornstarch mixture. So, ayan, bahagya ng lumalapot yung ating cornstarch. Pero ganito po dapat ang kailangan natin. Kailangan po ay makislap yung ating cornstarch at malapot na po katulad ng ganito kalapot yung ating magiging cornstarch. Ganyan po yan mga momshi. Yan po ay sadyang malapot para ma-achieve ninyo yung katulad ng sa ice cream. So ayan, pero kung cassava flour po ang ginamit nyo dyan ay mas malapot pa po dyan ang cassava flour. Kaya mas okay na 3/4 cup lang kung cassava flour yung gagamitin. So, ayan natin lang haluin bahagya para makasingaw yung init. Then, after nyan ay pwede na nating ihalo dito yung 370 ml na evaporated milk. Pwede po kayong gumamit dyan ng any brand ng evaporated milk. Kailangan lamang ay ihalong mabuti hanggang sa magpantay dito sa ating cornstarch mixture at yung ating evaporated milk. Then, after nyan ay pwede nyo na rin ilagay yung ating 380 grams na condensed milk. So, ayan, cowbell po ang ginamit ko, pero kahit anong brand po ay pwede nyo gamitin sa inyong gagawing ice candy. Haluin lamang mabuti hanggang sa magpantay ang mga sangkap or lasa na inilagay natin dito. So, ayan, dahil nga po dalawang flavor yung ating gagawing ice candy ngayong araw ay hinati ko po siya sa dalawa. Isang para sa orange flavor at isa namang para sa strawberry flavor. So, ayan. Ito na po yung ating paghahaluan ng ating strawberry flavor at orange flavor. Siya nga po pala guys, ang ating po mga recipe dito sa ating kusina ay available na rin po sa aking Facebook page, Chaexze Sandoval. Kung hindi pa po kayo naka-follow doon, ay paki-follow nyo na rin po ako doon dahil doon po ako nag-a-announce ng aking mga munting pag-giveaway. Kita-kits na lang po tayo doon. Thank you! Thank you.
ayan, napaghalo na natin mabuti itong ating dalawang flavor na gagawing ice candy. So, ito nga po pala yung aking ginamit na ice candy bag, 1¾ by 10, ang size po na ating gagamitin ngayong araw para sa ating ice candy. So, ayan, pwedeng-pwede na po natin simulan ang pagbabalot ng ice candy. So, syempre po, sa pagbabalot ng ice candy ay gagamit tayo ng embudo. At ang gumamit po ako dyan ng cup. At ang sukat po ng cup na aking ginamit dyan ay 1/2 cup para magpantay or magkakasinlaki yung ating gagawing ice candy. So, ayan po, ulit-ulit lamang po natin gagawin ang pagbabalot ng ice candy hanggang sa maubos lahat itong ating ice candy mixture. Ayan, nabalot na po natin lahat yung ating orange and strawberry flavor na ice candy. Bali, nakagawa po ako dyan ng 25 pieces na ice candy. At gumawa po ako nitong pinaghalo kong orange at strawberry flavor. Kung gusto nyo na mas creative yung ice candy, ay pwede nyo pong gawin yan. So, ito po ay ating patitigasin sa loob ng 4 oras or overnight. Depende po sa lakas ng lamig ng inyong freezer. So ayan, after 3 hours ay meron na tayong orange and strawberry flavored na ice candy. Napakadali lang itong gawin at napakaganda pa ng kulay kaya nakaka-attract ito sa inyong mga suki. At makikita nyo naman, super creamy and soft itong ating ginawang orange and strawberry flavored na ice candy. Kaya gawin mo na rin ito at siguradong magiging mabenta rin ito ngayong tag-init. So sana'y nagustuhan mo ang aking ice candy recipe na naman ngayong araw. Thank you for watching!